birthday, kakayanin ko pa rin. More than 2 years na kasi si Daddy nag-MX3. Ang MX3 ay low sodium, cholesterol-free, and fat-free. MX3 Plus with L-carnitine and coq10. Dito ako hiyang kasabay ng healthy diet and my daily workout. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at kulinan. Tulad namin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Minutes after 3, tamang oras, Metro at Mega Manila. Wow. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend, Miss Radio. My name is Lindsay. Wow. This is Lihim ng Liham again. Siyempre, hanggang alas 4 pa rin po tayo magsasama-sama. Okay, ang pinag-uusapan po natin sa mga oras na ito, kung kaka-tune in mo pa lang, bakit ngayon lang? Ano, late na late ka na, mahal ko. Ang pinag-uusapan po natin ay yung kwento po ni Karen and of course ni Joseph, mahal ko, ha? Ang kanilang dilema, mahal ko, gusto po ni Karen ng kasal pero parang nararamdaman niya sa boyfriend niya na hindi siya pakakasalan nito anytime soon at anak lamang ang gusto nitong si Joseph, no? So tinatanong niya po sa atin, dapat bang i-work out pa itong gantong sitwasyon, gantong klaseng relasyon, o dapat bang itigil na lamang ito? Lihim ng Liham. So yan po yung question natin, hanging question natin para sa ating mga listeners and of course mga viewers po natin on Facebook. By the way, hello po sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin via facebook.com/energyfm106.7. Saying hello kay Michael Wee and of course kay Julian Arroyo, kay Annalyn Marfi Perez o Morfi Perez. Ganun din si Gabriel Harold Martuz, Jasmine Ann, di ba? At saka si Gabriel, paulit-ulit pala. Oo, pagpasensyahan. Sabi dito, good PM, ang masasabi ko lang po sa iyo, Karen, huwag ka na magpadala sa boyfriend mo, tama na yan. Sabi po dito ni Marlon ng Mandaluyong City, beautiful Lindsay, marriage is like a triangle between man, woman, and a god. Marriage din po ay isang mahalagang bagay na pinapangarap ng mga babae. Wow. At the center, ang masasabi ko lang po sa iyo is, sana naging responsible naman siya, lalo na sa mga anak mo. Malay mo po, yung magkaroon kayo ng anak, ay isa na po itong way na matanggap kayo ng pamilya ni Joseph. Kami po kasing mga lalaki, anak din po ang mahalagang bagay sa aming buhay. Ipanalangin ko po yung iyong kaligayahan. God bless you always again, Marlon ng Mandaluyong City. Wow! Sabi naman po na itong isa, naku po, dapat nga po kasal muna bago po yung anak eh. Diba? Para hindi na matulad nung una niyang karelasyon. Pabati naman po sa asawa kong si JP sa mga oras na ito. Hello, kamusta ka naman dyan? And sabi ni Mitch Anday ng Binyan, Laguna, tanging sila lang po ang makakapagsabi kung mahal nila ang isa't isa. Kasi yung kasal parang security lang naman sa kanya, di ba? Maraming nagpapakasal pero di talaga nila mahal ang isa't isa. At meron din naman pong hindi kasal pero mahal nila ang isa't isa. In all fairness, totoo naman tayo dyan sa part na yan. Pero ako kasi naniniwala ako, mahal ko, with all due respect sa lahat po ng mga taong nakikinig po sa atin, kayo man po ay kasal o hindi kasal, mahal ko, but is having a good relationship with your partner sa mga oras na ito, mahal ko. Naniniwala po ako na yung
part na pagkakaroon ng anak, di ba? Feeling ko dapat ang mga lalaki itatanong niyo yan ng bonggang-bongga sa mga babae kasi katawan nila yung mga nganak, hindi naman kayo. Di ba? Alam niyo ba kung gano'ng kahirap po ang mga anak nowadays? Actually, hindi lang. Simula sa umpisa, alam niyo po ba kung gano'ng kahirap po talaga ang mag-conceive, magdala ng isa pang buhay sa tiyan mo, mahal ko, sa sinapupunan mo? Wow. Mahirap yun. Kaya mahal ko yung pong desisyon kung ilang anak, kung gustong magkaanak. Eh, para sa akin lang naman, eh, nandun yun sa babae palagi. Itanong niyo muna sa babae, gusto mo na bang magkaanak tayo? Ganyan. O ready ka na bang magkaanak tayo? Kakayanin mo bang magkaanak tayo? Para sa akin lang naman, ha? Kasi alam mo, hindi mo masisisi eh itong si Ate Karen kung naghahanap siya ng kasal, kumbaga ng security, ng bond, di ba? Bago siya magkaroon, mag-conceive ng anak or bago siya magkaroon ng baby with Joseph kasi naloko na siya eh. May trauma na siya dun sa huling relasyon niya, di ba? Wala tayong karapatan, feeling ko lang naman, wala tayong karapatan para sabihin mahal ko na, hindi, wala yung kasal-kasal na yan. Kapag magkasama na kayo, kapag may anak na kayo, dun kayo magmamahala ng bonggang-bongga, mararamdaman nyo yun, di ba? Naman kasi may mga ganong sitwasyon. Pero doon sa naging experience ni Karen, mahal ko, naniniwala ako na may pain kasi siyang naramdaman and takot at the same time, may fear kasi iniwan na siya with dalawang anak. Napakahirap din mag-raise ng dalawang buhay, mahal ko, ha? Kaya siguro, hindi naman siguro kalabisan, mahal ko, kung ngayong mga panahong ito maghahanap siya, mahal ko, ng partner naman na magpaparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante bilang babae and magpaparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Wow. Gano'n ba kasakit yung pangakuan ka, no? Na we'll be together till the end. Pero ang ending, mahal ko, eh, meron lang end pero walang together, di ba? Mahirap yun bilang babae, kaya, di ba? Asadong-asado ka, nasasamahan ka ng lalaki na chumorba sa'yo, di ba? Dalawang beses pa, pero wala namang nangyari, di ba? Ikaw lang din yung nagpalaki, ikaw lang yung nagpa, alam mo yun, nag-face ng challenges, di ba? Alone, kasama yung dalawang anak mo. Ngayon, meron na nga siyang ano, meron na nga siyang jowa, meron na nga siyang bowa, pero yung hinihiling niya na kasal, eh, hindi pa maibibigay sa kanya. Well, isipin din natin na hindi rin naman ganun kadali ang magpakasal, mahal ko, di ba? Pero bilang babae talaga, yun ang una nating hahanapin kung talagang seryoso yung lalaki sa atin. Wow! Diba? Para sa akin lang naman yan. Oo. At saka kasi feeling ko, no, ewan ko lang din, ha, pero kasi siguro naging confident, naging komportable na lang din, mahal ko, naging comfortable itong si Joseph na every time na iiwan niya itong si Karen, eh meron siyang binabalik-balikan. Di ba? Saka nasanay siya na kapag meron siyang problema, tinatakbuhan niya si Karen. Di ba? Medyo nakakalimutan. Sabi nga ni Karen dun sa sulat niya, nakakalimutan yata ni Joseph paminsan-minsan na girlfriend niya ako. Ganyan. Oo. Feeling ko yan naman talaga. Alam mo kasi nagiging komportable ang tao sa atin kapag ano eh, kapag alam mo yon, na-build na yung trust, yung pundasyon ng isang relasyon. Kaya matik na yan kapag may problema yung jowa natin, di ba? Sa atin yan unang pupunta kung hindi man sa pamilya. Pero yung minsan makalimutan mo, mahal ko, na uy, jowa ka, ha, girlfriend ka. Eh nangyayari din naman yan minsan, pero wag naman to the point na sasama ang loob ng isa, no? Wow. Dapat lagi nyo pa rin silang, alam mo yun, lagi nyong ipaalala sa kanya or sa jowa ninyo, mapalalaki man yan o mapababae, na, alam mo yun, I love you. Pagpasensyahan mo na kung minsan sumusobra ako. Kasi dala lang ng galit ko, ganyan. Tsaka huwag nyong ulit-ulitin yung mga pagkakamali, di ba? Yung mga pang-aabuso, huwag nyong uulit-ulitin. Oo. Yun lang naman para sa akin, no? Hindi ko sinasabi na itigil mo na yan, ate, kasi who knows kung anong pwede mangyari, di ba? Pero kung ayaw mo pang magkaanak dahil sa mga circumstances, dahil sa na-experience mo noon, dahil sa ayaw kang pakasalan nung jowa mo, mahal ko, eh call mo yon, di ba? Decision mo yon to make. Aww. Hindi ka pwedeng pilitin ng ibang tao. Hindi ka pwedeng pilitin ni Joseph, mahal ko, dahil katawan mo yan. At saka ikaw yan eh, ikaw yung magbubuntis eh. Desisyon mo yan para sa akin lang. Wow! Diba, no? Oy, binabati ko po, ha, si Ellen, o si Helen po ng Cityland, Makati. God bless you. Wow. And, yon. Hello po sa lahat po ng mga nagbe-birthday sa panahong ito. Happy, happy birthday. Si Klang nanonood sa atin, si Carm Orge o Orge. Pa-shoutout naman po, Ma'am Tropang Takino. Sino pa to? Tommy Aquino, nakikinig po sa atin. Si Gina Rosette, Boy Cam. Boy Cam! Meron silang keme, oo. Si Jasmine Ann. Yan, hello po sa inyong lahat dyan. Mahal ko, maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay dito po sa Lihim ng Liham. Again, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Susunod na po
si Jimbo and si Sheena, mahal ko. Ano naman kayang pagdedebatihan nila? Pag-uusapan nila, pagtatalunan nila sa panahong ito, mahal ko. Sundan po natin sila. Maya-maya lang ng konti, nandiyan na po sila. Thank you so much, Malaya, for my hair care. And thank you so much, Doc Clarence ng Clarence Anti-Aging, Slimming and Dermatology Center, mahal ko. Wow. Nandiyan po si Doc Clarence sa Mila Holdings Building, Jupiter Street, Bel Air, Makati City. Okay, maraming salamat po. And that is it. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo!